Isang mapagpalang hapon po, mga katribo, mga kamanggagawa sa ubusan ng Panginoon at sa bawat naabot po ng daily live streaming na ito. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa patuloy na pagtanggap natin ng mga sariwang mensahe na magbibigay po sa atin ng encouragement, kalakasan at pag-asa upang harapin natin ang bawat sitwasyon na may positibong pananaw dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. So tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos at aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa hapon ito, sa patuloy Lord na mga mensahe na ibinababa mo sa SCB Tribes. Dalangin po namin, O Diyos, patuloy na pagpalain mo ang bawat isa at bigyan Lord God ng kalakasan, kagalingan, kagalakan, kapayapaan, katagumpayan. Kaya mo Lord sa hapong ito, patuloy na buksan mo ang puso, isip at spirito ng bawat isa upang patuloy Panginoon na matanggap namin ang anumang mensahe na nais mong iparating sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo Lord God ang bawat isa sa hapong ito at patuloy Panginoon na ikaw ang magpala sa iyong mga lingkod. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon because I belong to these SCB tribes and God connected me to our mentor, Pastor Wilbert, who is also the director and the vision keeper of SCB. I do believe that it is not an accident kung bakit tayo po ay napabilang under SCB Tribes or what we call School of Church Builder. Naniniwala po ako na bawat isa sa atin ay inalaw ng Diyos na mapasama sa SCB Tribe for a purpose, and that is not only to build churches but strong churches that will advance God's kingdom here on earth. So we as pastors under SCB are called by God not only to serve or to pastor a local church, but I do believe He called us to become a builder. We are called to build the house of God. We are called to build the lives of people. We are called to build the faith of the people. In short, we are a kingdom builder. So sa hapon po ito, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan kong characteristics of an effective kingdom builder. So School of Church Builder is not only a name of our tribes for us to have an identity, but I believe it carries a dimension, a spiritual dimension for us to become a kingdom builder. Kaya nga po, labis-labis ang pasasalamat ko sa Panginoon sa buhay ng ating mentor na kung saan andun yung kanyang commitment, andun ang kanyang consistency, andun yung kanyang passion to build our spirit for us to become a kingdom builder. So what is a kingdom builder? Ano ba ang ibig sabihin ng kingdom builder? So, kingdom builder are individuals who has a genuine faith in the Lord, called for a purpose and a principles to live by, with a commitment to advance the kingdom of God and to finish His mandate through the enabling power of the Holy Spirit. So, ang kingdom builder daw ay isang individual na may tunay na o totoong pananampalataya sa Diyos, tinawag para sa isang layunin at prinsipyong isinasapamuhay na katalaga na isulong ang kaharian ng Diyos at tapusin ang anumang mandato ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, a kingdom builder is someone who has a great purpose to live for, a great principles to live by, a great power to live on, and a great people to live with. So as the disciples, no, we receive Christ not only to be saved, but we are also receiving His mandate
go and make disciples of all nations. So package po ito, mga kapatid. Hindi pwedeng kaligtasan lang ang tinanggap natin at yung mandato na humayo, ipangarad, ipahayag ang salita ng Diyos sa mundo ay hindi kasama. Dahil ang sino mang tumanggap ng kaligtasan ay kinakailangang maibahagi rin ang kaligtasan tinanggap niya mula sa Panginoon. Dahil ang utos ng Panginoon ay hindi lang humayo para maligtas ang tao, but to make disciples. Gumawa ng mga alagad, gumawa ng mga tagasunod ni Kristo. So maliwanag po ang sinasabi ng Matthew 28 verse 18 to 20. Then Jesus came to them, said, "All authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age." At isa rin po sa layunin ng Panginoon dito sa lupa ay itayo din ang kanyang iglesia, no? Kagaya ng sinasabi niya po sa Matthew 16:18-19, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven." So, maliwanag po, Jesus came to build His church, the ecclesia. And ecclesia is not about the building. It is about the people, the called out ones. Jesus said, "I will build my church, my people, my government, my kingdom." And it's pertaining about people. So nang tawagin niya ang mga naunang alagad, maliwanag po, no? Bago siya umakyat sa langit, ang tagbilin niya is, "Go and make disciples of all nations." At dahil sumunod ang mga naunang alagad at yung mga naging alagad na naging alagad na sumunod-sunod na henerasyon, hanggang sa nakarating nga po sa atin ang gospel, at hindi po nagbabago ang mandato hanggang sa ating kapanahunan at sa mga darating pang henerasyon, maliwanag pa rin na ang mandato ng Panginoon is to go and make disciples of all nations. And as we go and make disciples, we became His co-builder in building His church. Kagaya po na sinasabi sa 1 Corinthians 3:9, "For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building." So maliwanag na tayo po ay kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. At sa binasa natin sa Matthew 16:18 kanina, ang isang layunin kung bakit siya naparito is to build His church, His kingdom, His government. At tayo bilang tagasunod ng Panginoon ay binibigyan niya po tayo ng pagkakataon, pribilehyo for us to become His co-builder in building His church. Kaya nga ang utos ay humayo at gumawa ng mga alagad. And because Jesus is the head of the church, tayo yung katawan ni Kristo, ang iglesia. At kung tayo ay katawan, si Kristo ang ulo, nangangahulugan tayo ay bahagi ng ulo, bahagi ng katawan, and as part of His body, we must move together to the direction of the head, to what He wants to do and what He wants us to be. So tandaan po natin, head and body cannot be separated. Kung ang layunin ng ulo is to build His church, at tayo yung katawan, dapat yun din ay maging malinaw sa atin na maging layunin natin kung bakit tayo ay tinawag ng Panginoon. Because head and body cannot be separated. At ang alam ko lang na humihiwalay ang ulo sa katawan ay manananggal, at
Sa pelikula lang yun nangyayari. Hello? Hindi po pwedeng nakadetouch tayo sa Panginoon. Sa kaharian ng Panginoon, bawal ang manananggal. Meaning, dapat tayo ay nakaugpong sa ulo ng iglesia na walang iba kundi si Kristo, na kung saan ang layunin niya ay itayo ang kanyang iglesia. 1 Corinthians 12:12-14, just as a body, though one has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Even so, the body is not made up of one part, but of many. Verse 27 and 28, now you are the body of Christ, and each one of you is part of it. So napakaliwanag, bahagi tayo ng iisang katawan. And God has placed in the church, first of all, apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. So, bawat isa sa atin ay binigyan ng mga kaloob, giftings, na kung saan, kaya ito ay pinagkaloob ng Panginoon for us to function as the body of Christ. So, every one of us plays a very important role in advancing God's kingdom. At ito po isang napakalaking pribilehyo na tayo ay maging bahagi na kung ano man ang ginagawa ng Panginoon. So, ano ba ang layunin ng Panginoon? No? Revelation 11:15, the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will reign forever and ever. So, ang layunin ng Panginoon ay pabagsakin ang lahat ng kaharian sa mundong ito upang maitayo ang kanyang kaharian. Hello? At walang ibang gagamitin ng Panginoon sa pagtatayo ng kanyang kaharian, kundi ang kanyang katawan. Ikaw yon, ako yon, tayo yon, mga kapatid. Dahil tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo, kaya dapat maging malinaw sa atin na mayroon tayong mahalagang papel na ginagampanan sa advancement ng kaharian ng Diyos upang maitayo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa na inagaw ng demonyo. Jesus builds the faith of every disciple to be a disciple maker. And a disciple maker is a faith builder. And a faith builder is a kingdom builder. Amen po ba? Maliwanag po ba, mga kapatid? Each of us is a co-builder, a co-worker, called to build and advance the kingdom of God until the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord, and He will reign forever and ever. Kaya nga, School of Church Builder. Patuloy tayong nag-aaral for us to become a kingdom builder. Because a person of faith is a builder of faith. At tandaan natin, mga kapatid, faith without work is dead. Walang saysay ang pananampalataya mo kung hindi mo naman ito na ibabahagi sa kapwa mo. Huwag mong ipagmalaki ang pananampalataya mo kung ang pananampalatayang yan ay hindi naman nararamdaman, hindi naman na ibabahagi sa mga tao na nangangailangan din ng pananampalataya. Maliwanag na sabi ni Apostle Pablo, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. E paano sila makakapakinig kung ikaw na nagsasabing may pananampalataya, may matinding pananampalataya, ay hindi mo naman
ibinabahagi ang pananampalatayang iyan. So we have something to offer in building the kingdom of God because we are a kingdom builder. And the best place to do this is first in our home, in the congregation na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, in the place of our work, in our community, in the sphere of our influence, in the marketplace. Every field is a mission place para ibahagi po ang salita ng Diyos, para may advance ang paghahari ng Panginoon. At hindi po maisa sa katuparan ang Revelation 11:15 that the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord hanggat hindi tayo tumutugon sa panawagan ng Panginoon na may iabante, may advance ang kanyang paghahari dito sa mundo. At para mangyari ito, we need to have a characteristics of a kingdom builder. Now, what are the characteristics of an effective kingdom builder? Ano ba ang mga katangian na dapat taglayin ng isang epektibo no, na kingdom builder? First, a builder must have a wisdom from God and not a wisdom of this world. So, iba po ang definition ng wisdom ng mundo sa definition ng Biblia o yung karunungan na mula sa Diyos at karunungan ng mundo. Because wisdom is the ability to discern what is right from what is wrong. It is a gift that gives us the capability to make the right choice or decision. So kapag alam mong tama ang isang bagay at ito'y ginagawa mo ng tama, that is wisdom. Pero yung alam mong tama pero mali ang ginagawa mo, that is not a wisdom. So nagkaintindihan po tayo. Maliwanag po ba? Sabi nga, acknowledge his power, then wisdom is using the power the right way. We can be educated or intelligent, but without wisdom, our education or intelligence may only be in vain. Kaya minsan nakakarinig po tayo, ano ba naman yung tao niya? Anong klaseng tao yan? Yan ba ay may pinag-aralan? No? Kaya isang tao, kahit may pinag-aralan, kahit may natapos, pero baluktot ang ginagawa, mali ang mga prinsipyong pinatutupad sa buhay. So, wala yung wisdom. Hello? So, wisdom is the ability to apply knowledge. God's wisdom is a blessing from God to help us apply knowledge. And that wisdom help us to make wise decisions that are beneficial for you and for others. So, pag ikaw ay isang tao na nagtataglay ng karunungan mula sa Diyos, hindi lang ikaw ang makikinabang nito. Hindi lang ikaw ang magbe-benefit dito. But the people around you, the people who are connected to you, and we as pastors, no, ang benefactor nito is the congregation na ating pinagpapastoran. So, sabi ng Proverbs 24 verse 3, by wisdom a house is built, and through understanding it is established. So, malimit natin marinig ito sa SCB, Daily Live Streaming, lalong-lalo na po sa ating mentor. It takes wisdom to build. But, remember po, mga kapatid, wisdom cannot be gained overnight. Hello? Because wisdom is a life experience that can be obtained by applying the principles of the scriptures. So yung application yung mahalaga dun eh. Dahil kahit kabisado nyo po ang Biblia from Genesis to Revelation, kung hindi mo naman sinasagawa, hindi mo naman ina-apply ang salita ng Diyos,
Where are the wisdom? So without godly wisdom, tandaan po natin, we cannot be a kingdom builder. Ulitin ko po, without godly wisdom, you cannot be a kingdom builder. So, alam niyo ba during the 80s no, and early 90s, ang mga simbahan po sa ating bansa ay parang kabuting nagsulputan. Sabi nga, in every corner, there is a church. Kasi during those time, kahit 3 months ka pa lang na na-convert, basta marunong ka na mag-preach, pastor ka na agad. Basta marunong ka mag-share ng gospel, church planter ka na agad. Kaya napakabilis po ng pagtatayo ng mga simbahan. Pero malungkot, kung gaano kabilis maitayo, ganun din halos kabilis na maglaho. Parang bulang naglalaho. Kasi nga, hindi pa sapat yung kaalaman at karanasan o karunungan. Hindi matibay yung pundasyon. Kaya nga ang paalala ni Apostol Pablo, be careful how you build. 1 Corinthians 3:10, New Living Translation. Ang sabi po, because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Now others are building on it, but whoever is building on this foundation must be very careful. Sa ESV, ang pagkakasabi po ay ganito, according to the grace of God given to me like a skilled master builder, I laid a foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. So maliwanag po, because of the grace of God, Paul became an expert builder, a skilled master builder. And we know na napakaraming simbahan ang na-establish ni Paul. Marami siyang nagawang missionary journey. Marami siyang simbahan na kumbaga ino-oversee. Mga simbahan na siya ang nagtayo at mga simbahan na yung iba ay hindi naman siya ang nagtayo. So, Paul is an expert, skilled, sabi dito ay builder. Isang eksperto, no? Na tagapagtayo. At ito ay dahil sa grasya ng Panginoon. Alam niyo ba, ang isang expert builder, kung magtatayo yan ng isang building o isang bahay, titiyakin niya na matibay po ang pundasyon. At hindi po ganun kadaling magtayo ng isang konkretong building o isang konkretong bahay. Lalo na kung ang bahay ay dalawang palapag. Kinakailangan siguraduhin niya, tiyakin niya na yung pundasyon na pagpapatungan po ng mga poste, na pagkakabitan ng mga biga, na kung saan ito po yung mag-hold at magde-determine kung gaano katibay at kung gaano kalaki yung building o bahay na itatayo. At sa paglalagay po ng pundasyon, lalo na kung mataas na building, let's say, fifth floor or tenth floor, kinakailangan dito ay merong tinatawag na expertise or skill. Otherwise, kapag mali ang pundasyon, kapag hindi tama ang design ng mga bakal, masasayang lang ang bahay o building na itatayo sapagkat maaaring ito ay ibuwal ng isang malakas na bagyo o malakas na lindol. So kagaya nga ng sinasabi ni Pastor Wilbert, kung ang itatayo mo lang ay kubo, napakadali lang.
Hindi man naman kinakailangan ng isang matibay na pundasyon. Pero alam naman natin ang isang bahay kubo, siguro ang itatagal niyan ay 3 o 5 taon lang. Unlike yung mga konkreto na talagang tumatagal sa mahabang panahon. That is why, if you want to build a strong and lasting church, dapat meron tayong expertise at skill na kinakailangan so that yung simbahan na ating itinatayo ay hindi basta-basta masisira o kayang ibagsak ng anumang pagsubok o anumang gawa ng demonyo. Ang pagiging skilled at eksperto ay bunga po yan ng wisdom na mula sa Panginoon. That is why ang sabi ng Biblia, by wisdom a house is built. So this is the first characteristics of a kingdom builder na kinakailangan taglayin po natin. We must have a wisdom of God and not a wisdom of this world. Kaya ang sabi ng Proverbs 3:13, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. So, sabi nito, mapalad ang sinumang naghahanap, naghahangad, nauuhaw upang makasumpong ng karunungan, because they will gain understanding. So the question is, how can we gain this godly wisdom? Paano tayo magkakaroon nito? Number one, ask wisdom from God. James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So maliwanag, no? Sino man ang kulang ang karunungan, humingi siya sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay saganang nagbibigay at hindi siya nanunumbat. At ang sabi dito, ikaw ay bibigyan. Humingi, ikaw ay bibigyan. Humatok, ikaw ay pagbubuksan. Humanap at ikaw ay makasusumpo. So tiyak na sinasabi ng Panginoon, kapag tayo ay humingi sa Kanya, bibigyan niya tayo. Kaya lang ang problema, sa dinami-dami ng gusto nating ma-achieve, sa dinami-dami ng pangangailangan natin, kung ano-ano ang hinihingi natin sa Diyos, nandiyan na humingi tayo ng sasakyan, bahay. Samantalang kung meron man tayong dapat unahin na hiningin sa Kanya, ito ay walang iba kundi ang wisdom. Remember King Solomon? Kusan ay binigyan siya ng pagkakataon na ibigay yung kahilingan sa kanya. Hindi siya humingi ng mahabang buhay, hindi siya humingi ng maraming kayamanan, hindi siya humiling sa Diyos na patayin yung kanyang mga kalaban. But remember, ang hiningi ni King Solomon is wisdom. And because of that desire, dahil, sabi ng Bible, dahil hindi ka humingi ng kayamanan, hindi ka humingi ng mahabang buhay, hindi mo iniling na patayin ang iyong mga kalaban, ipagkakaloob ko sa iyo ang wisdom at idadagdag ko pa sa iyo ang maraming pagpapala. Hello? So ito po ang hiningin natin sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Diyos, siya ay masagana nagbibigay. So if you want wisdom, we should ask wisdom from God. Secondly, ask faithfully. Ask faithfully. James 1 verse 6 to 7, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. So kapag pala tayo ay humihiling sa Diyos, kinakailangan humihiling tayo na mayroong kasamang pananampalataya, mayroong pagtitiwala,
na kung ano man ang hinihingi natin sa Kanya, ito ay matatanggap natin. Ano sabi ng Book of Mark? I think 11:24. Ano man ang hilingin mo sa panalangin, manalig kang ito'y natanggap mo at matatanggap mo nga. Kaya sabi dito, when you ask, you must believe and not doubt. Kung humingi tayo sa Diyos ng karunungan, huwag daw tayong magduda. Sapagkat yung doubt, ito ay kagaya ng alon sa dagat, blown and tossed by the wind. No? At kapag tayo ay humihingi na may pag-aalinlangan, ang sabi dito, you should not expect to receive anything from the Lord. Hindi ka makakatanggap ng anumang bagay mula sa Diyos kapag ikaw ay nananalangin na mayroong doubt sa iyong puso. Kaya napakahalaga, when we ask God, we must believe and not doubt. Ask with faith. At tiyak, tutugon ng Diyos. Number three, if you want to gain wisdom, be a God-fearing person. Be a God-fearing person. So napakahalaga yung pagkakaroon natin ng banal na takot sa Diyos. Yung mamuhay tayo ng may kadalisayan ng puso, malinis na pamumuhay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Because ang sabi ng Psalms 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And all who follow His precepts have good understanding. To Him belongs eternal praise. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula na karunungan. Ibig sabihin, yung banal na pagkatakot kay Yahweh, ito yung takot kang sumuway sa Kanyang kalooban. Takot kang sumuway sa Kanyang mga ipinag-uutos. Ibig sabihin, nandoon yung pagiging obedient mo sa Panginoon. Yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So napakahalaga nito mga kapatid. If we are seeking for wisdom, if we are desiring to gain wisdom, dapat ang buhay natin ay malinis sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. At tiyak, no? Yung banal na pagkatakot mo sa Diyos, ito ay magbibigay sa iyo ng karunungan. Sabagkat every time tayo ay sumusunod sa Diyos, every time na tayo ay gumagawa sa kalooban ng Diyos, ipinakikita lang nito na tayo ay mayroong banal na pagkatakot sa Kanya. At kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, sinusunod natin ang Kanyang mga ipinag-uutos, dyan po ibinibigay ng Panginoon yung Kanyang karunungan. Number four. Pang-apat, read your Bible and accept the Word of God. So, kinakailangan nandun lagi yung pagbabasa natin at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at tanggapin natin, paniwalaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. 2 Timothy 3:15, and how from infancy you have known the Holy Scriptures which are able to make you wise. Anong sabi? The Scripture are able to make you wise. Sapagkat alam naman natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. At dahil ito ay salita ng Diyos, habang ito ay binabasa natin, habang ito ay ating pinagbubulay-bulayan, yung salita ng Diyos ay nagiging buhay sa ating mga buhay at yun ang nagbibigay sa atin ngayon ng tamang desisyon, tamang kaisipan, tamang pagkilos, tamang attitude. At dahil tama yung ginagawa natin, so nagpapakita ito ng karunungan. Hello?
Kaya nga napakahalaga po na tayo ay palaging nag-aaral, na tayo palaging nagbabasa ng salita ng Panginoon at tinatanggap natin kung ano man yung binabasa natin. Huwag lang po nating piliin yung gusto nating paniwalaan. Every word na ating pong nababasa, napapakinggan, naririnig, kinakailangan hindi po tayo selective. Kinakailangan bawat detalye ng salita ng Diyos, naniniwala tayo na ito ay salita ng Diyos. Because every time we are partaking the Word of God, we are partaking His divine nature. At dahil ang sabi ng John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa ay nariyan na ang salita, kasama ng Diyos ang salita. Ang salita ay Diyos. Kaya habang tayo ay nagpapartake ng salita ng Diyos, we are taking the very nature of God, and because God is full of wisdom, habang tayo ay nagpapartake ng Word of God, we are partaking wisdom from God. Kaya nga, mapapansin mo sa isang Kristiyano, kapag ito ay aktibo sa mga gawain, no, palabasan ng salita ng Diyos, napakabilis ng transformation. Kasi napupuno ng salita ng Diyos yung kanyang isipan at napipid ng salita ng Diyos yung kanyang spirit. Kaya napakabilis po ng pagbabago. Pero pansinin nyo, kapag ang isang mananampalataya ay tamad magbasa ng salita ng Diyos, kapag ang isang Kristiyano ay medyo tabangin sa pagdalo sa mga gawain, no? And even kahit minsan mga pastors na hindi nag-a-upgrade, no? Hindi nag-a-update ng spiritual life niya, hindi dumadalo ng mga training, conferences, no? Hindi niya priority yung upgrading. Makikita natin ang pagkakaiba nung masipag na mag-upgrade in the spirit. Kapag siya'y tumayo, kapag siya'y nangaral, makikita mo, he preach and teach the Word of God with wisdom and with authority. Because, sabi ko nga, every time we are partaking the Word of God, we are partaking His divine nature. And because God is a God of wisdom, every time we partake the Word of God, which is God, nagkakaroon tayo ng wisdom. Number five. And number five, and this is the last for today, preach and practice the Word of God. Preach and practice the Word of God. So sabi ng Colossians 3:16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. So mahalaga pong bahagi ito kung gusto natin magtaglay po ng karunungan. We need to preach and practice the Word of God. Ibig sabihin, we need to preach what we teach. Hindi pwede tayo po ay nangangaral, naghahaya, nagbabahagi ng salita ng Diyos, pero hindi naman natin ito sinasapamuhay. Hello? So, kinakailangan kung ano man yung ating sinasabi, sinasalita, itinuturo, dapat ito ay nakikita sa buhay natin. That is also wisdom. Hello? Tandaan po natin mga kapatid, without wisdom from God, we cannot be an instrument of God in building His church. Hindi tayo magiging epektibong mangangaral, tagapagturo ng salita ng Diyos kung hindi po natin pinapractice yung ating pinipreach. We need to practice what we preach. Because every time na tayo po ay nagtuturo, every time na tayo ay nangangaral, alam niyo po ba na yung pangangaral ng salita ng Diyos, ikaw din mismo ay nafi-feed nito.
habang itinuturo mo ang salita ng Diyos, ikaw mismo ay natututo rin. So, nagkakaroon ng conviction sa buhay mo ngayon na kung ano man ang tinuturo mo, kinakailangan ginagawa mo ito sapagkat hindi ka magiging epektibong mangangaral, tagapaghayag ng salita ng Diyos kung wala namang paglalapat nito sa sarili mong buhay. That is powerless. Walang buhay, walang kapangyarihan, walang authority. That is why we need to practice what we preach. So marami pa po paraan. Pero naniwala ko itong limang bagay na ito, kung ito po ay ating pong gagawin, walang duda, we can gain this godly wisdom. Ulitin ko po sa ating pagkatapos, mga kapatid. Without wisdom from God, we cannot be an instrument of God in building His church. Without wisdom, we cannot be an effective kingdom builder. Without wisdom, it is impossible for us to be a builder, because by wisdom, a house is built. So godly wisdom is the first characteristics of an effective kingdom builder. And the second is, letter B, a builder must carry grace from God in order to move with God. But by this time, hindi muna po natin ito tatalakayin dahil kapos na po tayo sa oras. So tayo po ay sandaling manalangin. Maraming salamat po o Diyos sa hapong ito na kami po ay patuloy na kinatagpo mo. Salamat Panginoon sa mga kapahayagan. Salamat Panginoon sa mga fresh revelation. Salamat Panginoon sa mga salita mo na patuloy na naipapahayag na mayroong kalayaan. Lord, I pray sa bawat isa na nakinig at nanood sa daily live streaming na ito, nakatanggap ng iyong mga salita, patuloy na yung karunungan nagmumula sa iyo ay igawad mo sa bawat isa, sabagkat naniniwala kami, Lord God, for us to become a kingdom builder, we need a wisdom na kung saan karunungan na nagmumula sa iyo at ito ay iyong pinagkakaloob sa sinumang humihingi sa iyo, sa sinumang may takot sa iyo, sa sinumang patuloy na nag-aaral ng salita mo, at sinuman Panginoon na nagpapahayag at isinasapamuhay ang mga salita mo. Thank you Lord for a godly wisdom that you are releasing today for every people under SCB tribes, na kung saan naniniwala kami o Diyos, inilagay mo kami sa tribong ito for us to become a kingdom builder who will advance your kingdom here on earth until the kingdom of this world will become the kingdom of you. Salamat po Lord. It is a great honor, a great privilege for us to become your co-builder in building your church. Pagpalain po Panginoon ang bawat isa. This is our very prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless po mga kapatid. Were you blessed with the message today? If so, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button below for more updates. Thank you for watching, and see you next streaming.